And welcome back to my channel. It's me, Sandy Sexy. For today's video, ay kasama natin si BNT Beba. Yes! So, another correction na naman to. Baka na naman. Mali to sila. Bakit na naman tayo kasama? Umpisa pa, nag-disclaimer na. Oo, kasi parang hindi na sila, no? So, dito kami ulit sa Manila at dito kami nag-stay ngayon sa bahay nila ni Sandy. Yes. So, ayun lang naman yung disclaimer ko. Yes. Dito kasi sila nag-ano. Inulit na lang. Kasi ano? Basta dito kami nag-stay until makabalik kami ng Pangasinan kasi may naayos kami ng personal matters. Oh. Yes, kaya ang tabayanan nyo sa channel ni Beba, maraming magaganap na kabang-abang na dapat nyong abangan. Kasi nga, So, yan. Ang about the day. Sabi mo na kung ano gagawin natin. So, yan. As you can see, nakikita nyo sa aming tabi or sa aming likod yung mga lulutuin namin. Kasi nga, ang gabi na, kaya magluluto kami ngayon ng ulam at ang ulam natin ay sotanghon na may sardinas! So, gabi na kasi, so kailangan namin magluluto ng dinner. Yes, dinner time to. And kung makita nyo, medyo gabi na, naka-ring light lang kami, kaya medyo maliwanag ang ating vlog. Pero, sana maliwanag. Oo, sana hindi magbago yung quality sa, YouTube. Nagbabago kasi pag nag-upload ako, kaya na-orta. Ulit, disclaimer lang, hindi ako yung magluluto. Si Ate Sandy, mababas tayo. Baka sabi, magka nagluluto. Si Ate Sandy. Bawal ba magluto ang buntis? Oo, kasi bawal daw mainitan yung chan. Ang sarap din. Baka baso, no? Hindi, baka maluto si baby daw. Pag gagal, syempre, kailangan natin sumunod sa mga pamahiin. Kaya, sobrang dami pong pamahiin sa pagbubuntis. Hindi mo na alam kung ano yung susundin mo. Kaya, si Ate Sandy, sinunod yung gusto ko. Kaya, yes. Thank you, Ate Sandy. Magluto ka lang si Tommy na ako, girl. Yun. So, ayun, maghiwa-hiwa tayo at pabalikan namin kayo pagkatapos ko maghiwa-hiwa. O, tsaka, hindi lang yan yung lulutuin namin kasi magluto kami na. Midnight snack, i-update namin kayo. Mauwirduhan kayo, ha? Mauwirduhan kayo. Ano yung weirdo? Pero try nyo din, pag may malagkit kayo sa aking bigyan naman na natin. Ay, creepy, ha? Mahilig ngayon si Bebang sa mga chocolate. Sa mga chocolate, maglihan niya. Yung unmam niya, gusto niya chocolate. Yung mga gatas niya, gusto niya chocolate flavor. Kasi hindi ko yung nakain. Pag naman ang baby, yan chocolate. Hoy, hati naman, baka 3-in-1. Ganun, kasi nag-rape din naman ako ng white food. Nung first time, meson ko, puro ko white, ayoko ng chocolate. Ngayon lang naman ako nag-chocolate. Paglabas na itong anak namin, 3-in-1 Nescafe, creamy white. Ay, that right, 30-in-1. Uy! Ano ito? Maputi ito. Maputi yung lahi nila at isa. Hindi kaya naniniwala ako. Maputi ito. Eh, taas ang lakas ng lubos mo. Loud ng ano? Luna Dawn? Sige na, magluto ka na. Update namin kay Mama. Yes. So yan, magluto na tayo ng sotanghon. Aray, aray. Unahin natin ang sibuyas dahil mabilis siyang masunog. Ay, matagal siyang masunog. Next, ay, ang bawang. So yan, kapag naamoy nyo na yung mga ricado, next nyo na yung sardinas. Kapag nagisa na ang sardinas at ang mga ricado, inagsa natin ng tubig. Kung kaano kadaming tubig ang gusto nyo para sa sabaw. Dahil masarap kumikot ng sabaw. So yan, kapag kumulo na ang inyong sabaw, tiplahan nyo na ng magic sarap. Ang dami. Tapos, paminta.
Yan. Masarap kasi maraming paminta. Kaya ilalagay natin paminta is tatlo. Yan. Masarap kasi yung medyo maanghang. May kick sa labi. Taray. Tapos, lagyan din natin ng konting patis. Okay na yan. Tapos, antayin natin ulit siyang kumulo. Pakuluin muna natin. So, next, ilalagay na natin ang ating sotanghon. Char, yan. Nalagay na natin ang sotanghon kasi nga, kulong-kulo na siya. Tsaka dahil nagugutom na ang ating mga bituka sa tiyan, yan, pakainin na natin siya at baka magwala pa. Yan. Dalawang sotanghon lang. At masarap yung maraming sabaw kasi mamaya sipsipin nga. Kaya dapat pagkaluto agad, kumain na kayo para hindi sipsipin ng sotanghon yung mga, ano, yung mga sabaw. Mga sabaw, eh, no? So, yan, titikman na ni Papa ang luto natin. Titikman natin ang luto ni Cindy sa sotanghon. Sotang? Kung 100% ba? The best. The best. Pwede. Tara. Pwede. I told Father. Pwede. Pwede na. Pwede ano na ano? Anong pwede na? Mag-asawa o? Pwede na magluto. Bakawal pa rin mag-asawa. Pwede na rin mag-asawa. Ay! Pwede na rin magluto. Baka mag-comment na naman si ano dyan. Baka crush na ata kita. Okay. Pwede na, pwede. Salamat. Maraming salamat. Kasi request yan ni Papa eh. Okay. Tsaka ni Bebeng eh. Yan. Okay na. Kain na. Kain na tayo. Kakain muna tayo habang naantay natin makulo yung tubig dahil ayun yung gagamitin natin para sa ating buk. Ay, nyog. Nyog. Sinabi mo na ba kung nalulutuin mo? Mm-mm. Hindi pa. Hulaan na lang din nila. Hindi, mamaya. Hulaan mo na nila ngayon. Oo, oh, hulaan nyo muna. Habang kumakain kami. Parang nalutuin na gano, no? Kain tayo. So, ito yung niluto namin. Diba? Ang haba. So, yun. Magluluto kami ngayon ng bikoy! Medyo weird kasi anong oras na, pero masarap yung pag-midnight snack, di ba? Saka nagkikrave din ako sa bikoy. Yun ang sasabihin ko. Oh. Nagkikrave talaga si Bebang. Request ka talaga yung bikoy kahit na gabi na. Kaya yun, pag-ibigyan natin siya kasi bawal mapasma ang buntis. At saka ano, tao dito, pag hindi nakakain ng isang buntis yung cravings niya, pinapangat-ngat siya ng, or pinapangata siya ng asin. Tapos nanamnamin niya, para kunwari, yun yung bako, pero sawa na ko sa asin. Yun. Sa probinsya ganun, pag di ko nakakain. Kaya naman pinagbigyan tayo natin sa hindi. At buti na lang, may mga ingredients tayo dito. Oh, may ingredients tayong halamang gamot. Hindi, may nyog tayo dyan. Natira pa nung New Year. Tapos ngayon natin siya gagamitin kasi nga masisira na siya. Tapos meron tayong malagkit dyan sa tindahan. At asukal na pula meron din dyan sa tindahan. Yun na naman yung mga ingredients na kailangan natin. So yan, ano pa inaantay natin? Simulan na natin. Doon kami sa probinsya, ganito ang ginagawa namin. Nagkakayod ng niyog kasi wala namang kayoran doon sa niyog. Mano-mano lang. Kudkuran. Tinatawag na sa amin, kudkuran. Yung kabayo. Habang, ano, tandaan. Kasi magbiko daw sila. Yan. Kaya magkakayod. Magkakayod tayo ng niyog kasi gamitin sa biko.
dito. Sige. Kailangan sarapan ninyo ang piko. Pag hindi masarap. Huwag na kayong luto. Okay. Okay. Ayan, kung nakikita nyo mga ano dyan, mga... Hugasinan. Oo. Oh, pinagkain na kasi yan, katatapos nga lang namin kumain at mga haggard na kami. So, ito yung kinayod ni Tito Lino na papanati sa hindi na nyog. So, pipigana natin siya ngayon. So, lagyan ko na siya ng kaunting mainit na tubig para magkakatas lang siya. Siya na yung bahala dyan. Yeah. Ikaw na mag-tas. Paano ba magpiga? Dito ikaw ang magpiga. Okay. So, this. Ayan, yan, yan. Pigain mo lang. So, wala pala tong alam. Di pala ito marunong magpiga. Para decision to sa buhay niya. Sana kasi nga, ano, dahil gusto mo ng biko kahit hindi ako marunong magluto, pag-aaralan natin yan. Yes. Tsaka, sabi-sabi ni tita, magkukumama na lang kami. Pinilit niya talaga yung nyog. Yes. So, masisira na daw. At least, you did your best. I did my best, but my best wasn't good enough. Char. English na yun, no? Ano na kumuha ka na? Kasi kailangan din talaga. Ay. Dapat mangkok. Hindi, mamaya na yun. Nilalaro tayo ni Rox. Dapat pigang-piga para hindi sayang yung ano. Usa. By the way, naghugas pa na ako ng kamay. Kaya pala natin pipigaan na yung nyog kasi yung gagamitin natin para sa pangsaing is yung ikalawang piga. Piga. So yan, pipigaan ko na siya. Go! So yan, naluto na natin ang ating kanin, ang ating malagkit, at ito ang ating mga ingredients. Ito yung unang piga, tapos meron tayong dalawang asukal dito. Yun na naman yung mga ingredients na kailangan natin. At saka ito yung sinahing natin at ang hugasin. Ang dami mamaya na tayo maghugas. So yan, nilagay na natin ang mga ano. Huy! Ang bilis buhod salita! Nagkamatali ka dito yung masusunog siya. O, lagay na natin. Ay! Ano yung nilagay mo? Itong niyog, yung gata. Yung mga piniga natin kanina. With pagmamahal. Yeah. So, yan. Ito na yung ating gata. Yan, halu-haluin natin ng ating nyog. Yan, tapos antayin lang natin siyang kumulo. Kasi ang kailangan natin dyan, tapit-tapit. Sorry. Yung mga sasate. Sorry. Ata ka na yung pamakitis eh. Ayan na. Kasi yung kailangan natin dyan is palatikin siya. Maging latek. Maging latek. Yung parang mantika na siya. Mm-hmm. Yun. Katayin muna natin siya. Ganyan o, yan. Papakuluan na hanggang sa marijuice. Yan. O, yun. Wala nang camera bag na. Sinadan mo wala na. Oo. Ay, ganda! So, yan! Wait lang uli kayo! Puro kayo wait ang wait. Ganun talaga mga nagmamahal. Nagkagayantay. Yun yung nagbablog. Ang nagmamahal. Ganun pang nagbablog. Akala nagmamahal eh. So, yan. Ito na nagtatik ng ating nyug. Kanina pa natin naantay. So, yan. Konting luto pa kasi medyo luto na siya. Kaso lang yung iba medyo hilaw pa. Kaya antayin natin siya. Ang unti na, no? Mm-mm. Pero ang ayan bango. Na kailangan natin yung oil niya para sa ating nakalimutan ko. Biko, yan. Tapos lagay na natin yung asukal. Dalawang bali, one half. Half. Galing nga, napapamatay dyan, Marisa. Yes. So, yan. Boss mo na lahat, Mars. Hindi kita, ang late kasi ng cameraman mo eh. Ay, sorry. Dito na lang, be. Ayun, o. Yan. Yan, sinipsip na ng latik. Sinipsip na ng oil yung ating... Ay, nakasukal yung ating oil. Yan, antayin natin yan. Siyang... Maging lahat, ano siya? Mag-solve. Hindi, mag, ano, ano ba yan yung tawag dito?
Lahat mabigyan. Oh, lahat mabigyan na lang. Madistribute. Magiging oil. Ay, oh. Ay, magiging oil talaga yan? Oh, diba? Sabi ko sa iyo, tama ako, madidissolve kahit first time ko magluto ng biko. Alam ko naman kung paano yung process kasi nakikita ko kala mama. Oh, supportive si tita. Patulog na yan. Tignan ko. Naghahanap pa ng kanin. Tulungan niya ako eh, kasi hindi ako marunong. At least ngayon matututunan mo na. Kasi iba-ibang pagduto sa kanila papa, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ay yung, ang tawag din, yung unang piga, nilalagyan na nila ng asukal, di ba ma? Ah, ay nahalo na? Mm-hmm. Alam mo naman sa mga putahe, iba-iba talaga yung mga pag, kanya-kanya ng ano, recipe. O, version. Ayan, biko ala sendi, o. Oh, yes. Kasi ko nagluto. Depende na lang sa inyo kung paano nyo talaga papasarapin. True. Anong ginagawa mo kanina habang nagpipiga ng ano nyo? Naka-ano ka? Nakangiti? Bakit ka nakangiti? Kasi parang ano, kasi mamaya pa ang... Masama yung loob. Hindi kasi mamaya ang lasa nito sama lang loob. Kaya kailangan nakangiti para ano, masarap. Para oh, sweet. Ganon. Sige. So yan na yung update ng ating... ano, asukal na may oil yan. Diba, na-dissolve na siya sa mantika. Then, nilalagay na natin tong kanin. Konti na naman yung niluto namin para sa cravings lang naman. So, yan. Pili ko ang daming asukal. Tamis-amis dito. Diba, sarap. Gusto mo? Ay! Uy, ang sarap ng totong. Dahil nga, tayo na makakain. Ay, no. Tayo na makakain. Wala pa lang lakas ng apoy, ma. Ba't tumitikim na agad? Tina lang ng apoy. Alam na. Ano? Natataranta na. Ito mo yung ano, be? Ayan, kita naman siya. Ano na itong sapon? Wala pala na solo. Pagod na ako. Kaya na yan. Kaya din natin. Pagod na ako. Hindi natin mapakita sa ating Sandy kasi ganito po kalapit yung ano, yung camera. So, sabi ni Mama, nagyanda natin konting asin para pampatanggal ng umay. Konti lang naman, a pinch of salt. Ano? Pinch lang, ganun lang. A pinch of salt? Ay, konti pa daw. Ayan, di para magbalas din yung magbalas ang tamis at ang anghang. Ano ang anghang? Alat. Ayun mo. Ito ang mahirap dito eh. Halo ka ng halo. Para exercise na din. Kailangan talaga kapag gusto kumain, paghirapan. True. Tsaka dapat pag gutom, kumain sa tamang oras. Hindi mo anong oras na maghahanap ng biko. Na-dislocate. Nabubo na. Ano ba yung sila? Na-distribute na ba? Tingnan nga natin. Pero kailangan pa yan doon in maybe. Oh, hindi pa siya pantay. That pantay yan, Mars. Kasi may mga buo-buo pa. Tsaka matagal pa talaga to. Yung parang pag mat-ano na siya, mahirap na siya haluin ganun. Oh, sabihin, okay na siya. Kasi totoong pa siya. Dahil pag mahirap na haluin, sunog na, papon na. So yan. Diba, dapat masaya tayo pag nagluluto. Hindi, mataano. Ang sarap nun yan, Biko. Ang sarap, sarap. May talasik na ng lawa. Hindi, tsaka ano, dapat may pagmamahal. Oo. Yun naman yung mahalagang sangkap, oh. Oh. Okay. Tsaka yung braso mo dapat ano talaga. Yung magana. Yung magana siya. Ay, iwanan na daw tayo ni tita. Okay na? Pagpahingay mo na ko, tita. Hindi. Mamaya ka na. May pagpahingay mo na kasi. Oh. Paano namin malalaman pag duto na, ma? Pagsunog na. Pag di mo na mahalo. Pag nakamuli na. Halo-haloin na lang yan. Kaya na yan natin yan. O, dyan natin malalaman kung... O, tikman mo ma. Hindi ba? Kung pwede. Haluin mo pa ba daw? Diba, ang sarap magduto kapag konti lang kasi hindi mahirap ano, maghalo-halo pag ang dami-dami. Katulad ng bagong taon, ang dami. Hirap ano? Maghalo. Ano? So, balikan ko kayo kapag okay lang lahat. Balikan ko yung pagpagod na ako. Balikan ko kayo kapag...
pag ano lang natutong. So, yan. Pakita mo ito muna ba yan? Ayun na. Ayun na. Diba? Ayun na. Para oo. Champurado pa siya rin. Dapat hindi pa yan pwede. Hindi pa yan pwede. Hindi pa yan pwede. Aluhin mo pa. Pag di mo na mahalo, yun na yun. Saan na pupunta yung kalan? Kaya mo yan. Sandy, sabi mo, balikan mo na sila. O, babalikan ko nga kayo. Wala naman ako sa inyo. Ano yung muna ka dyan, dalawa kasi. So yan, ito na ang ating final product. Yes, ayan na yung biko. Yan. Patikimin na natin si Beba kasi mukhang natatakam na siya. Oh, tatakam na kanina ko pa ito tinitikim. Oh, kasi yan talaga yung cravings niya. Kaya tikman mo na. Kung may malagkit kayo, gawin nyo na din. Yes, tapos samahan nyo kami kumain. Malalas. Ano, sakto lang. Ano lang siya, sobrang tamis niya kasi 1/2 yung nilagay natin, asuka. Mm-hmm. So, yung parang naging ano niya, kasi parang, di ba pinaano yung ano, asukal? Medyo naano yung asukal. Nadamihan. Nabuo-buo. Naging taho. naging anibal ng lagi, taho. Anibal na. Pero the rest, ang sarap kasi walang tutong yung biko. Yes. Gutom na oh. Hindi naman mga nakapila. Agaw na. So, pabalikan muna natin yung mga pinsan nila para mamaya makain na kami. Kain na kami. Kainan na lang. Tinik naman, titikim. Kasi kanina niya pa inaantay. Yan, dapat tulog na siya ngayon. Pero dahil sa pag-aantay, hihingin na mga unggoy. Sabay na kayo, be. Sabay na. Asan kutsara mo? Ay. Okay na yan, nagkukulakot ka. Latik yan. Pampaan. Oh, hindi ako naubo, natawa ko ah. Agaw na. Masyado daw kasi matamis. Tikman nyo ah. Sabihin nyo kung masarap o mapait. Una masarap siya? Mo ni. Eh, iba muna. Okay, ikaw muna ba ito? Tip, sumubo. Naiya ka? O, hindi pa na eh. Tinan mainit. Inin? Hindi. Sarap? Opo. Alis na. Napipi siya, Mars. Nakakapipi pala yung ano mo. Tawang-tawa. Next. Si Ate Monique naman. Tapos na si Balong. Kamusta? Hindi pa ka nangungin. Nakakainin. Si Cardine. Siya naman ang titikim. Yan, baka nag-ano kayo ah, sa isang plato lang kami kasi kami lang naman kakain. Kamusta? Kamusta, Bes? Sa cellphone mo? Parang ingay-ingay yun. Anong halika? Sarap. Asan na sarap rin yung latik? Yan, asan na? Oo. Next! Tama na ako naman ng magtitikim ng aking niluto kung pasado ba sa akin. So, yan. No. Okay, sa Pinars. Di ka gaganyan. Kamusta? Masarap, di ba? Parang disappointed ka ba? Hindi, masarap. Kasi unang tikim, kala ko walang lasa. Uy, kabahan ka nga. Pero habang tumataga, dun palang kakalasa. Oo, di ba? Tsaka sakto lang din yung tamis niya. Di ba matamis? Makulay lang. Pero hindi siya matamis. Siyempre, brown na brown yun kasi yung ginamit nating asukal. Kaya nga, akala ko kasi yung na-expect ko yung sobrang, ganun. Pero hindi siya. Tama yung asin na nilagay natin kasi nag-balance talaga siya. Tsaka yung malagkit, ano, it's melt in your mouth. Ulo! Ulo! Ang tigas ng ulo neta. Hindi, tsaka syempre, may mga arnibal naman ang taho na hindi talaga ganun katamis, di ba? Depende sa nagluluto. Depende sa nagluluto ko, di ba? Ang sarap. So, yan, tapos na nga tayo magluto at sobrang gabi na, kaya kailangan na natin tapusin itong video na to. At kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and subscribe to my channel and to Bebang's channel. Yes! Siyempre, of course, naka-subscribe na kayo kay Bebang. And mag-subscribe din kayo sa channel natin, Sandy, kung
Siyempre, dito ako sa channel niya, mag-subscribe kayo. Pero bago yun natin i-end yung vlog, gusto ko magpasalamat kay Ate Sandy kasi from sa dinner, nilutuan niya tayo ng sotang ho na may sardinas kung nakita niyo kanina. Then, itong biko. So, ang hirap talaga pag buntis may cravings ka. And swerte lang ako kasi yung family ng partner ko ay supportive. So, si tita kanina, patulog na, pero tinulungan pa rin si Ate Sandy kasi siyempre, mahirap. Madaming pamahiin. Akala ko mother's knows best. Hindi. Madaming pamahiin. Kahit na sabi mo, hindi wala kayong pamahiin, ganito, ganyan. Sabi nila, pag hindi mo daw kinain yung craving mo, magkakaroon ng balat yung anak mo. Kung gano'n. So, ang daming pamahiin, kaya di mo alam kung ano susunod mo. Pero thankful ako kasi kahit ano, sumusunod talaga ako. So, itong pagkain natin ng biko, kapalit nito ay pag-inom ko rin ng madaming tubig. Alam mo naman para na. Para hindi ka maano, may diabetes. Mm-mm. Diba? Masama nagkaroon tayo ng ano, sugar. Pero gano'n pa man, I'm so happy kasi craving satisfied, di ba? Iba yung feeling pag nakain mo yung gusto mo. Kaya ko tapos na yun. Nag-ano ba kami? Pero yun man, thank you Ate Sandy! Welcome! Gayahin niyo na yung... Welcome! Gayahin niyo na yung Biko ala Sandy. So yan, dito na nga namin tinatapos ang video na to. So, paalam! Bye!